ibig sabihin, ano? Ibig sabihin to, may relasyon pero hindi kailangan asawa. Kasi malalaman natin naman pag in-explain yung legal parameters ng domestic violence, hindi lang naman asawa ang po pwedeng maging perpetrator ng abuse. Now, ito rin yung worth noting, 60% ng lahat ng mga domestic violence incidents happen at home. Naku, ito, mas relevant na relevant ito kasi nga naka-lockdown tayo. So kung bago mag-lockdown, ganito na ang sitwasyon natin na 60% nangyayari na talaga sa bahay, so paano pa ngayon? Na talagang nandun tayo, nakakulong tayong lahat sa bahay. So tingnan natin ano kung paano ito mag-play out. Siguro mamaya si Colonel Alain would be able to give us some insights ano doon sa ano ba yung itsura ng numero natin during the lockdown. Meron tayong nakita na pre-lockdown statistics. This is as of February. This is from the Philippine Statistics Authority. Ito yung datos nila, no? Particular focus nito yung violence on against women. At makikita natin na as of February 6, 2020, ito na yung numero natin. Makikita natin, tumataas talaga siya from 2018 to 2019. Ito yung numero lang ng mga kaso na reported sa PNP, ha? So, yes. Meron pa sigurong mga incidents dito na hindi na na-record. Yes. Tama po ba, Colonel Lalain? Yes. Yes po, ma'am. Yes, ma'am. At dito ang nakalagay na isama lang dito yung physical injuries pero hindi nasama dito yung possible cases of death resulting from the abuse. Ano? Kasi ito ang na-record, ang nakuha lang dito sa statistics na to ay physical injuries, which covers all other types of injuries, yung from serious physical to the less serious physical injuries. Okay. So ito yung parang pinaka-baseline natin dun sa discussion kasi we're talking about pre-lockdown. Mamaya pag-uusapan natin during the lockdown. Sa experience niyo ba, Colonel Alain, sa police, may nakita ba tayong spike in the reporting? Kasi ang reporting time lang natin mangyayari would be from February to March to current na, no? March, yes, to current date. May nakita po ba kayong ganung pattern? From February to March kasi po, attorney, wala, as of now, wala kaming na-receive na mga cases. Ganun kataas na cases. Pero meron ilan cases tayo doon na 5. May 5 cases po kami dito ngayon, dito sa office namin, ng domestic violence. Okay. Dito lang po sa Sicilian, ha? Correct. Ma'am. I think rents makakaapekto din and I probably Ma'am Lalain would agree with me na nakakaapekto na naka-lockdown nga tayo and sometimes walang access yung victims to easily go out of the house, yes, and po, to report, yes, the incident at maaaring restricted din yung access nila to a phone and they're probably afraid to, yes, use the phone sa bahay dahil baka matrace ng abuser. So tingin ko rin, ha, maaaring tumaas yung reporting itself after, no? After the lockdown. After, the lockdown. Of course. Yeah, the pool. But anecdotal evidence, I've been receiving information, I've been receiving requests for assistance of victims who are currently suffering from domestic violence. So siguro, while there have been cases reported, tingin ko mas tataas pa yan kapag tapos na yung lockdown and there will be opportunity for people to go out and really complain. Mm-mm. Okay, mamaya ihimayin pa natin yan ano, further kasi yung, halimbawa, i-cover natin sa discussion natin ngayon, ano ba yung assistance available during lockdown para dito sa mga tao na potentially ay victims ng abuse. Yes. Okay, bakit ba importante natin pag-usapan ito? Kasi especially ngayong lockdown, kasi maraming effects or maraming impact yung domestic violence, lalong-lalo na dun sa biktima, no? Unang-una, yung mental health. Maraming kaakibat na mental health issues ang lumalabas dahil sa domestic violence. So, una na dito yung vulnerability ng victim na ma-depress, no? So a lot of, yes, victims are twice as much likely to suffer from depression. Isama na natin dito, meron other dissociative disorders
na po pwedeng mag-manifest kasi nga ito ay part ng coping mechanism ng mga victims para maka-escape doon sa kanilang reality. So, ang worst case scenario dito, this will result in institutionalization. So, kaya meron din tayo mamayang ibabahagi ng mga numero kung saan pwede silang mag-reach out for mental health assistance, no? And also, yung mga victims ng domestic violence are almost twice as likely to have alcohol or even drug. Yes. Drug use disorders. Related po. Drug-related po. Yes. Opo. So, meron tayong makikitang mga correlation dun sa mga kaso. And pag tinignan siguro natin yung statistics from the PNP, makikita rin natin nung ganun, ano? Also, for on the sexual and reproductive health aspects, 16% of women, pregnant women, are likely to have a low birth weight baby pagka subject to abuse. Magandang statistics yung nakita natin na 30% of domestic violence happens during pregnancy. Maraming buntis, no, na niabuso. Okay, so may epekto ito dun sa pinapanganak nilang mga bata. Babies. And then, meron pang mga incidents din na likelihood ng pagkakaroon ng HIV or other sexually transmitted diseases, halimbawa chlamydia or gonorrhea. Kasi especially kung ito ay yung mga forced sexual violence, ito yung mga incidents na ganito, no? Of course, yung in worst case scenario, nandun yung death and injury kasama ito. So, lagi nga nating nare-report dun sa mga statistics, marami to, physical injuries, no? 42% nung lahat ng babae na victims ng physical or sexual violence, nagkaroon ng physical injuries as a result. And 38% of all murders of women globally reported are being committed by intimate partners. So, yung worst case scenario dito, talagang nagre-result ito in death for some of the victims. Okay? Ito nga yung fear nung marami. Meron din ako mga nakausap na mga kasama natin sa profession na who are mostly engaged in women's rights and women's concerns. Kasi ang worry nila after nung lockdown, baka biglang ma-deluge tayo ng mga kaso ng either parricide, homicide, yung mga ganyan, ano, or serious physical injuries pagkatapos nitong lockdown dahil nga andun sila, nakakulong sila sa isang bahay and there's no point of escape. Mamaya, pag-usapan na natin kung paano sila makakalabas, ano. Now, the other thing na pinag-usapan natin yung epekto dun sa mga babae, no, ito naman yung epekto dun sa mga bata na nakakakita ng domestic violence. So, hindi, they're not necessarily the direct victims nitong violence, ano. Pero pwedeng nakikita lang nila ito. So, kanina na-mention natin na dahil 30% of domestic violence happens during pregnancy, ang result nito sa mga bata, pwede stunted growth, yung maliliit na bata for their age. Pwede rin silang mag-suffer from depression. Yung socialization issues, makikita natin ito sa mga bata na either who are growing up in an abusive relationship or home, makikita natin na sila yung medyo withdrawn, hindi madalas makisocialize, or in the worst case scenario, sila yung mga bata na dahil lumaki sa isang violent environment, feeling nila ngayon normal yung violence sa buhay nila, kaya ang nangyayari, nire-replicate nila yung violent behavior. So ito yung mga bata na mahilig makipag-away, pwedeng sila yung nambubuli ng kapwa bata, di ba? O kaya pag laki nila, sila din yung may tendency na maging abusers also. Okay? So marami tayong mga case studies about this. And of course, yung mga common din na problem, yung academic problems, these are children who are not doing well in school. Minsan, meron din sigurong gap, ano? And I guess sila ASEC ni Juanes siguro would be able to address this later on. Kasi minsan yung mga bata, sometimes dinidismiss lang natin as baka mahina lang, ano? Pero hindi natin nakikita na baka merong mga underlying concerns or issues sa bahay na hindi nalalaman kasi hindi natin nasisense na merong ganun dahil hindi naman sila nag-open up about these problems. Now, tayo bilang ordinaryong mga mamamayan, kung tayo ay kapitbahay, tayo ay kapatid, nanay, magulang, o kaya kaibigan lang ng mga tao na potential. Ano ba yung pwede nating tingnan na maging parang palatandaan na merong abuse? Marami yan, ha? Pwedeng in varying stages and varying levels. So,
pwedeng nagsisimula lang yan dun sa, halimbawa, yung pamamahiya o paninigaw. For a lot of people, sabihin nila, napaka-harmless naman yan, sinisigawan lang ako o pinapahiya ako. Pero titingnan din natin kung gaano kadalas yan at ano yung manner, ano. Paano kung lagi kang pinupuna or minamaliit, no, sa harap, especially sa harap ng maraming ng ibang tao, no? Halimbawa hindi pinibigyang halaga yung mga opinion nila pag didesisyon sa pamilya. Yung isang partner, mostly the women, halimbawa hindi kayo pinapayagan na magbigay ng opinion niyo at ang desisyon lang ay doon sa lalaki, no? O kaya sinisisi ba kayo doon sa kanilang pagiging abusado? Ibig sabihin, kaya madalas na lingwahe ito, no? Siguro nakikita nyo to doon sa mga drama na napapanood natin sa TV, na makita nyo yung mga abusive behavior sinasabi ng mga asawa. Eh, kaya kita nabugbog kasi bungangera ka. You're a nagger. Parang ikaw yung may kasalanan kung bakit ka nasapak, di ba? Or lagi kang nagre-reklamo. Ito rin isa rin, you know, yung tinitingnan yung babae bilang isang property ba? Or sex object. Meron ako mga interviews kasi before na, and I guess, I don't know sa DSW din, kasi meron mga terminologies pag nag-interview ka ng mga tao na when they're referring to the sexual act, sinasabi ng mga babae, ginamit po ako ng asawa ko. Which is very telling, ano, kung paano nila tinitingnan ang mga sarili nila. Ibig sabihin, tinitingnan nila ang sarili nila bilang object, ginagamit ako. Gamit ako. So yan, kung meron kayong nakikitang ganyan, baka ito ay palatandaan na merong isang abuso. Now, ito pa yung isa, kung may threat na pagbabanta, no? Violent behavior na ito. Meron ba siyang bad temper, unpredictable? Kasi madalas yan, yung bigla na lang nag-flare up, biglang umiinit ang ulo. Kahit hindi ito nakainom, kasi merong iba naman na pag nakakainom, mas malala, ano? Or worse siguro kung gumagamit ng droga. Yung nananakit na talaga ito. So bukod sa pagbabanta, nasasaktan ka, talagang sinasaktan ka na. Or nagbabanta na tatangayin yung anak mo, hindi mo na makikita yung mga anak ninyo. Or nagbabanta na, sige, pag iniwan mo ako, magpapakamatay ako. Mga ganong bagay ba? O kaya naninira ng gamit sa bahay. So ito, malaking ano na to, palatandaan na merong abuso, no, na nagaganap. Tapos, huwag nating kalimutan kasi yung domestic violence, it's really about control. So, merong mga behavior na halimbawa, grabing magselos. Ito madalas to eh. Siguro, mamaya na magpapakwento tayo, isasama natin sa kwento. Ilan ba doon sa mga kaso ng domestic violence ang simula sa selos? Madami ito. Pag nanood na lang kayo ng news araw-araw, makikita niyo yung mga nagbubugan dahil sa selos, no? Pag-control kung saan kayo pupunta. In extreme situations, minsan pinipigilan kayo na makipagkita sa inyong mga kaibigan o mga kapamilya. Kung baga ayaw kayong palabasin sa bahay. O kaya nililimitahan yung access ninyo sa pera, sa telepono or even sa sasakyan. Kasi nga, ang ano doon ay ma-prevent kayo para lumabas or makaalis. Or yung palaging nag-check up sa inyo, yung bang, saan ka na nandun? Anong ginagawa mo? Meron namang mga bagay na sweet tingnan, di ba? Kapag, lagi ka kinukumusta ng iyong partner, ano? Pero merong panahon na, pag sobra naman ka minuminuto at nagdududa na siya kung totoo ba na nandyan ka sa trabaho, baka wala ka dyan o kaya nagpupunta pa dun sa trabaho just to check kung nandoon talaga yung babae, ano? So, itong mga ganitong red flags, dapat maging timbre sa atin kung nakikita natin ito or kung kayo mismo ay nakakaranas ng mga ganito. Baka naman, pag-isipan ninyo na kayo ay naaabuso na. Lalo na kung meron ng physical abuse. Kumbaga, nasasaktan na kayo. It doesn't matter kung merong marka yan. Kung magkalatay, kung magkapasahe, it doesn't matter. Pero basta may nasaktan. Mamaya siguro, ito yung susunod natin, ano, makikita natin ano ba yung mga acts or mga behavior na ina-address nung batas natin sa domestic violence. Siguro, mas maganda, Attorney Star, ipaliwanag mo nga paano ba yung legal regime natin dito sa domestic violence. Thank you, Renz. I've been assigned to discuss this topic. I have a few slides to show. Yes.
Okay. I am discussing Republic Act 9262. Ito po yung tinatawag nating Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. So, as the name implies, this is a crime that is committed against women and their children. And perhaps people will be asking, bakit ang biktima sa krimen na ito ay babae at mga bata lamang? Katulad nga po ng sinabi ni Renz kanina, 1 in 3 women ang members, ang victims of abuse, whereas 1 in 9 men lamang, kumbaga napaka mas maliit na numero ng mga kalalakihan ang nagiging biktima ng pang-aabuso. Kaya hindi naman po sa atin sinasabi na hindi mali at hindi krimen ang pang-aabuso sa lalaki. Meron pa rin naman tayong mga ibang batas, lalong-lalo na sa ilalim ng ating revised penal code na nag-a-address sa pang-aabuso laban naman sa mga kalalakihan. Pero ito po ay isang special na batas na ipinasa ng ating Kongreso at Senado para protektahan ang mga kababaihan at mga batang victims of abuse. Ito po ang maaaring maging biktima ng VAWCI or Violence Against Women and Children. Okay, linawin natin. Katulad nga ng nabanggit ni Renz kanina, hindi kinakailang asawa. Although of course, ang karamihan na nagiging biktima ay ang present wife of the abuser. Pwede rin naman na hindi na kayo mag-asawa. Dati kayo mag-asawa, pero for some reason, naanal na po, napawalang visa na ang inyong kasal. Pwede pa rin namang maging victim of abuse yung dating asawa ng abuser. Maaari din namang hindi pa kasal, mag-boyfriend pa lamang. There's a sexual relationship between the two or kahit na po wala. Halimbawa, nagde-date pa lamang, nagsimula pa lamang magde-date. Pero dahil nga po may certain level of intimacy na at nagkakaroon ng abuse, ito po ay covered na ng batas. At kahit na po kayo ay hindi na nagde-date, hindi na nagkikita, na hindi, wala nang relasyon at hindi na asawa pero kayo ay may common child, maaari pa rin pong maabuso ang isang babae, yung nanay ng common child. At of course, kasama rin po ang pang-aabuso dito sa mga bata, sa mga anak. Ito po yung apat na klase na pang-aabuso na covered ng batas. So hindi lamang po physical abuse. Kapag sinasabi nating domestic violence, una nating nag-iisip kaagad pambubugbog o pananakit physically. Pero ito pong ating batas na Republic Act 9262, merong apat na klase ng pang-aabuso na na-identify. Ito po yung physical abuse, sexual abuse, psychological abuse, at economic abuse. So physical abuse yung pinakamadali po, no? Yung pananakit. So may physical na pananakit laban dun sa biktima. Yung naman pong sexual abuse, yan po yung kinatawag nating rape, acts of lasciviousness, or even attempted rape, o anumang violence or abuse na sexual in nature. Maitanong nyo po, paano kung asawa? Pwede bang i-rape ng isang lalaki ang kanyang asawa? Matagal na po tayong may batas dyan. Hindi porke mag-asawa po ay maaari nang gawin ng isang lalaki ang kahit na anumang gusto niyang gawin na sexual na act sa kanyang asawa. Kaya po may tinatawag tayong sexual abuse dahil habang wala pang pahintulot ang babae, ang biktima, at may pinapagawang sexual acts ang lalaki, or any act that is sexual in nature, ito po ay matatawag nating sexual abuse. Ang pangatlo po ay psychological abuse. So ito po yung pinaka, sabi nga nila, hindi siya masakit physically, pero maaaring mas mariin pa ang epekto sa biktima. Ito pong tinatawag nating psychological abuse. This is really the silent killer. Kasi maaaring wala kang makikitang physical manifestations, wala namang latay, wala namang mga pasa. Pero araw-araw na lang na ginawa ng Diyos ay pinapahiya nung abuser yung kanyang asawa, minamaltrato, pinagsasabihan ng mga masasakit na pananalita, iniinsulto, at sinasubject to anything that is humiliating or against the will of the woman. Halimbawa po, another example, mahilig manood ng porn.
ang abuser at pinipilit niya na manood din ng porn yung kanyang kadate, kanyang girlfriend o kanyang asawa, ito po ay form of psychological abuse. So maaaring walang physical manifestation, but as long as it is subjecting the victim to mental and psychological or mental or emotional distress, ito po ay matatawag nating psychological abuse. Ang panghuli po ay yung tinatawag nating economic abuse. So alam naman natin na mas marami pa rin sa ating mga kababaihan ang umaasa to a certain extent sa kanilang asawa for economic support, primarily by force of circumstances, dahil sila yung napipilitan manatili sa bahay para mag-alaga ng mga bata. At ito is nakikita po natin lalong-lalo na sa mga low-income families, although nababago na rin po ito. Pero kung halimbawa, ang isang lalaki ay para makontrol pa niyang lalo ang kanyang asawa, kabiyak, or girlfriend, or kinakasama, ay hindi niya kinokontrol niya yung pagbibigay ng suporta o ng pera doon sa babaeng yun. Hindi niya pinapakain, hindi niya binibigyan ng sapat na paraan para mabuhay siya ng disente. Halimbawa, hindi binibigyan ng pambili ng sabon. So, yung mga ganong bagay na matatawag nating financial in nature na na-deprive ang ating mga biktima, ito po ay some form of economic abuse. Hindi pinapakain ng tama, ito po ay kasama pa rin sa economic abuse. Alam naman po natin na sa ilalim ng ating batas, lalong-lalo na yung mga mag-asawa, they have the mutual responsibility to support each other, especially kung sino po yung kumikita. Ngayon, kung yan pong responsibility na yan ay hindi natutupdan, ito po ay matatawag nating economic abuse. Ang ating pong batas ay may dalawang aspeto. So, una po, pag sinabi nating vowsy, ito pong mga acts na inilahad natin kanina. Ito po ay mga criminal acts. Ginawa siyang criminal sa ilalim ng batas na ito. So, yan po yung tinatawag nating criminal aspect. Pag sinabi nating criminal act, ibig sabihin, yung abuser ay maaaring maparusahan sa pamamagitan ng pagkakakulong at fine. So, pwede siyang kasuhan ng criminal case for vowsy. Meron din pong civil na aspeto itong batas na to. Ito po yung tinatawag nating paghingi ng proteksyon mula sa korte, civil protection. Ang tawag po natin dyan ay yung mga protection orders. Unahin po muna natin yung criminal aspect. Dahil po importante na matukoy natin kung ano yung mga krimen sa ilalim ng batas, ito po, inaisa-isa ko na lang dito, but basically yung iba nag-overlap na dyan. Unang-una na nga po yung tinatawag natin causing physical harm. So any form of physical harm, hindi kinakailangan na magkaroon ng latay, magkaroon ng pasa, or magkaroon ng any physical manifestation. Halimbawa, naitulak. So, maaaring hindi magkaroon ng physical manifestation yan, but it's still physical harm dahil nasaktan yung babae kahit na wala namang naging resulta na pasa. At hindi lamang yung actual physical harm, pati attempt at threat lamang. Pananakot na sige, sasaktan kita, sasaksakin kita, hahambalusin kita. Yung mga ganong pananalita, yung ganong threat of physical harm is already a crime under the vowsy law. At anumang pamamaraan, hindi man verbal, anumang pamamaraan kung saan tinatakot yung biktima na siya ay mapupunta sa isang sitwasyon of physical harm, ito po ay tinuturing ng krimen sa ilalim ng ating batas. Ito. Medyo malawak po ang coverage ng provision na ito dahil krimen din po ang pinipilit or pinipigilan ang victim, maaring yung babae o yung kanyang anak, na gawin ang isang bagay na gusto nilang gawin. Katulad ng ikwento ni Renz kanina, halimbawa gustong makipagkita sa kamag-anak o kaibigan ng babae, pero pinipigilan siya at ayaw siyang payagan nung kanyang asawa o ng kanyang kinakasama o ng kanyang boyfriend.
ito po ay isa ng krimen. Isa na pong krimen sa ilalim ng ating Bausi Act. So kahit po walang physical harm, pinipigilan ka pa lamang. Pero syempre, halimbawa, yung pampipigil na yun, hindi naman yung pampipigil na wala namang pananakot o wala namang threat of force or intimidation. Halimbawa, sinabihin lang, huwag ka munang pumunta ngayon sa ibang araw na lang. Huwag mo munang kitain yung mga kaibigan mo ngayon sa ibang araw na lang. Hindi po ganun. So kinakailangan yung pagpigil ay kasama ng intimidation. May kasamang intimidation or threat or physical harm. Or at the very least, intimidation. Ito, it's another example of a new act that was criminalized under this law. Dahil dito, ang maaaring masaktan ay hindi yung biktima, kundi ginagamit na kasangkapan ng lalaki yung kanyang sarili para mapuwersa ang biktima na gumawa ng isang bagay. Halimbawa, sasabihin ng lalaki, kung hindi mo ko susundin, maglalaslas ako o sasaksakin ko yung sarili ko. So, kahit na yung threat ay nakatutok dun sa abuser, kung ito ay ginagamit para i-control yung aksyon ng biktima, ito po ay krimen sa ilalim ng ating Bausi Law. Ito po yung next act, causing or attempting to cause to engage in any sexual activity that is not rape. So, alam po naman kasi natin na merong technical na definition yung rape. Ordinarily, ito po yung tinatawag nating sexual intercourse between a man and a woman. Under our current rape law, it doesn't have to be actual sexual intercourse. Maaaring merong in-insert na object doon sa pag-aari ng babae at ito ay makukonsider na yung rape. But any sexual activity short of rape, at ito po ay pinilit ng abuser sa kanyang biktima laban sa kanyang kagustuhan o maaari naman na yung harm that was being threatened is not directed against the woman but also her child or immediate family members. Ito rin po ay crime under our current Bausi Law. Okay, another act that is punished by the law, engaging in purposeful, knowing, or reckless conduct, personally or through another, that causes alarms, causes substantial emotional or psychological distress. Ito ay bahagi po ng tinatawag nating psychological abuse. Halimbawa, itong lalaki ay naglalasing araw-araw at nakikipagbasag ulo. Of course, yung kanilang mga biktima ay na-alarm at nagiging babagabag sa ganong klaseng behavior dahil it can put him at risk or it can put even the family at risk. Ito po ay maaaring makonsider niya na isang krimen sa ilalim ng ating Bausi Law. So, actually, mahaba po itong listahan ng crimes which we want to tackle. But ito po another important one, causing mental or emotional anguish, public ridicule or humiliation against the woman or the child. So ito po yung tinatawag pa rin natin na psychological abuse. At ang mga examples po na sinasite na yung batas, yung paulit-ulit na panghihiya, yung pag-deny ng financial support, hindi pagbibigay ng financial suporta. At halimbawa, yung custody o pangangalaga ng kanilang anak o ng anak ng babae ay dinideny doon sa kanyang nanay. At halimbawa, kung wala na yung custody, if the abuser is denying access to the woman from her own children. So, yan pong mga acts na yan are just examples. Makikita po natin na maraming acts that are general enough to cover a lot of other acts. At ito po ay matatawag nating krimen dahil meron pong pinapataw na pagkakakulong
para po sa mga acts na yan, iba-iba pong penalties for each of the different acts. At liban po sa pagkakakulong, ay meron din pong fine na ini-impose ang batas na mula 100,000 hanggang 300,000 pesos. At hindi lamang po fine at imprisonment, meron pa rin pong requirement to undergo mandatory psychological counseling or psychiatric treatment. Dahil ipinagpapalagay nga ng batas na ang isang tao, ang isang abuser who is capable of performing all these acts or any of these acts would have something that's psychologically wrong or maybe may have a form of mental illness. Kaya kasama po ito sa ipinapataw ng batas kung magkakaroon ng finding of abuse. If I may, Attorney Star, no? Yes, Judge. Regarding dun sa filing ng ating mga criminal cases, kasi baka akala ng tao, porque physically closed ang ating halls of justice, ay hindi sila makakapag-file ng criminal cases tulad ng mga naipaliwanag mo kanina. Hindi ko masabing good news, ano? Kasi bad news ang bugbugan, tsaka sakitan. Pero ang kagandahan nito, I tell you, our police officers are there to assist. In fact, we have plenty of inquest cases that we receive from the prosecutor's office. And the Bausi cases are being filed electronically by the prosecutor's office to the court. Kaya po sinasabi ko, araw-araw meron tayong Bausi cases na criminal ha, na naipa-file po. So, Judge, nabigay ni Attorney Star, ano, ito yung batas, no? Ano yung legal remedies available? Anong protection ang makukuha ng mga tao under sa batas natin para dito sa domestic violence, incidents ng domestic violence? Oo. Tulad nung sabi kanina ni Attorney Star, there could be two actions. One is criminal, kung ipapakulong mo ba yan? Oo. Pero I tell you, hindi lahat ng ating mga complainants would want their husband, their live-in partner, their boyfriend, their lesbian partner to be jailed. So ang ginagawa, at kinukumbinsi pa yan, to file protection orders. And then the protection orders could be from the barangay, and then from the court. We have two from the court, temporary protection order and permanent protection order. Ayan. Ito, actually, Judge, ito yung iba-ibang klase ng protection orders. Nabanggit nga ni Judge, there's barangay protection order. So ito ay hinihingi lang mula sa barangay. Hindi kinakailangan pang dumulog sa korte. So may option ang ating mga biktima tulad ngayon na maaaring isipin nila baka mahirap dumulog sa korte. Although sabi ni Judge, hindi totoo, napakadali. Pero siguro yung iba, mas accessible sa kanila ang barangay. Kaya pwede silang dumulog sa barangay at in fact, obligado ang punong barangay na on the same day, ex parte lamang ito. Ibig sabihin, hindi na kailangan magkaroon ng hearing. On the same day, dapat mag-grant na ng barangay protection order ang punong barangay o kung wala man yung punong barangay, kahit na yung kagawad niya. At hindi pa kailangan ng abogado dyan, ano? Hindi pa kailangan ng abogado. In fact, pwedeng yung biktima lamang. So, walang ibang requirement dito at ang effectivity nitong BPO ay 15 days. So, sa loob ng 15 days, hopefully, pag natapos yung 15 days, tapos na rin yung lockdown at maaari nang makadulog sa korte ang biktima. Pero sabi nga ni Judge, actually, kahit sa ngayon na nasa ilalim tayo ng lockdown, maaaring dumulog sa korte at ito yung tinatawag nating hingin nila sa korte. Ito yung temporary protection order at permanent protection order. So, yung TPO, yan yung parang TRO. Ibig sabihin, habang dinidinig pa yung kaso ng korte, siguro makikwento sa atin ni Judge kung ano yung proseso ng itong dalawang ito. Temporary Protection Order at PPO, Judge. Paano po ito? Kasi ganito yan, di ba? Pag pumunta tayo sa barangay, dalawang kaso lang ang pwede na pagbigyan ng barangay. Una, yung pananakit. Pangalawa, yung pananakot. Ngayon, paano yung iba? Paano na yung psychological violence, economic abuse, sexual violence? Yun ay paliwanag earlier ni Attorney Star. Now, ang korte po, pag halimbawa ang ginawa sa inyo ay physical, economic, psychological, pwede pong magkumuha kayo ng remedy
by filing a temporary protection order. It's a petition. Ngayon po, ang ginagawa po ng korte dyan, normally, on a normal day, pagka-file po yan ng petitioner o ng biktima, ha, binibigyan po agad yan ng protection order ora mismo para rin po sa barangay. Ngayon, it's good for 30 days. Extendable po yan. Walang hearing. Okay? At pinagbabawalan po yung lalaki. Huwag kang lalapit. Huwag kang magte-text. Huwag kang magko-call. Huwag kang within 100 meters away from the woman or the child or kahit po kasang bahay, kasali, ano? At pwede rin pong sabihin dyan na, o lalaki, yung titira sa bahay, kahit yung property na yan, ikaw pa ang may-ari. Yung babae, o di kaya naman, babae, kung may trauma ka dyan sa bahay na yan, pwede kang magpasama sa police, kunin mo yung gamit mo, tsaka mo kunin. Okay? Mm. So, yung mga kasama po sa sinabi niyo, Judge, actually, yes, napaka-common na tanong ko sa akin yan. Yes. Kasi maraming nagsasabi na yung asawa naman daw kasi nila ang gumastos at bumili ng bahay o kaya naman maaaring yun pa yung bahay ng mga magulang ng lalaki. So, but at the same time, dahil nga wala rin naman silang pupuntahan at marami silang anak. Halimbawa, ang gusto nila sana ay sila yung manatili at yung lalaki ang tatanggalin doon sa bahay. Pwede po yan? Pwede. Pwede po yan. No? Kasi sa vowsy, it's not about question of ownership. No? Kung ano yung napili. Kasi ang makikita dyan, may mga pag halimbawa po na wala kayong abogado or pupunta kayo sa public attorney, actually ang Supreme Court, may inisyo yan na parang template. Chechekan mo yung mga remedies mo eh, para mayroong ganon. Now, that's on an ordinary time. But now, syempre, may ECQ tayo. Ang sinasabi nga naman, paano yan? Di kami makakapag-file ng protection order kasi walang korte. Eh. O ito po. Ito po yung balita sa inyo. Visit the Supreme Court website. Meron pong mga hotline doon at mga email accounts ng mga respective office of the clerk of court kung saan pwede po kayong mag-file ng inyong petition for issuance of protection order. Halimbawa po, sa Taguig, okay? Meron po yung address ng aming OCC, Office of the Clerk of Court. Doon po electronically ipa-file. Email po. Pagkatapos mong i-file yon ng abogado, kahit ng petitioner, ibibigay po yun sa family court, judge on duty. At ito po ha, dahil special po sa Supreme Court ang kaso ng women and children, araw-araw po, meron po tayong family court, judge on duty. Kahit saan pong lugar yan, meron po tayo niyan. Salamat, Judge Nakal. It's very reassuring. Oo. Pero kung halimbawa, hindi pa desidido kaya yung biktima na mag-take na siya ng legal remedies, gusto lang niyang humingi ng tulong, halimbawa sa police. Halimbawa, merong ongoing abuse na nangyayari at gusto nang humingi ng tulong mula sa ating law enforcement agencies. Colonel Elaine, nandiyan pa po ba kayo? Gumagalaw yata si Colonel. Nagka-transfer venue yata si Colonel Elaine. So, meron din po bang hotline ang ating mga police or pwedeng tawagan? At ano pong pwedeng gawin ng mga police sa panahong ito? Ma'am, yung audio po niya naka-off. Naka-off daw. Hello, ma'am. Okay, yes po. Yes po. Yes, ma'am. Dito naman po sa amin sa CADG, nag-re-receive naman po kami ng complaint dito. Kailan po may mga preventive ano kami dahil nga sa COVID po ngayon. Siyempre po ang ano na. Hello? Hello, yes, ma'am? Yes, opo. Yun nga lang po, dahil sa COVID ngayon, kailangan, syempre, pagpunta po dito, naka-face mask, at the same time po, may mga disinfectant ano kami dito bago pumasok. Pwede naman po sila dito magpunta sa office na. Pero yung po, hotline yung, nila, yung 177 Aling Police, ito po ba'y ano, buhay pa rin? Yung hotline na yan, yung 177 Aling Police? Hindi na. Ma'am, hindi na daw po. Hindi na po siya. Hindi na po siya buhay. Pero pwede pa rin po siyang dumulog at tumawag sa opisina ninyo at sa mga local, yes, headquarters. Yes, ma'am. Sa bawat presinto. So, ang hahanapin po nila yung
women's desk? Yes, ma'am. Dito po sa WCCU po. Ay. Ang hotline po namin dito, yun dito. Ang hotline po namin sa CIDG po is 8723. Hello, ma'am. 872304-0401. Local 5513, ma'am. 5513. Yes, ma'am. Dito po yan sa CIDG po. WCCU po. So, let's keep track of that number siguro rin, ano? Tanong natin kay ASEC Joyce kasi na-mention na kanina ni Judge. Paano nag-issue na tayo ng temporary protection order? Halimbawa, doon muna, no? Doon sa exclusion process ba? Halimbawa, kung ang desisyon ay tanggalin yung abuser doon sa bahay, ano? Ano po yung nagiging papel ng DSWD para parang support for the victim sa ganitong instances po? Yes. Good afternoon. Naririnig? Opo, naririnig. Opo. Okay. Actually, pagka inalis yung perpetrator sa bahay, automatic na binibigyan natin ng psychosocial assistance. Pwede rin naman yung basic needs, food, ganun. Pero mas importante sa amin yung counseling para sa kanila. And yung makita natin at least ma-empower pa sila yung buong pamilya na hindi pakagalaw pa sila ng free rather than sa takot sila nababalot. So, yun po yung tulong na ginagawa immediately ng ating workers once na sila ay nakaalam or alam na nila dahil naalis na yung perpetrator. Judge, kung hindi naman... yes, ma'am. Go ahead, ma'am. Kasi kung yung perpetrator ay kung yung mga yung pamilya o yung babae at saka yung mga anak naman ang nangangailangan ng shelter or protection, kinukupkup po ng ating departamento dahil meron naman tayong mga institutions na pwede silang pagdalhan yung mga nanay at saka anak at mga anak niya. So meron po pala tayo. May listahan naman po 'yan ng shelter. Hindi na lang natin i-ano siguro na meron naman siguro website na pwedeng tingnan ano kung ano yes, po yung mga pag dumulog po 'yan sa inyo, kayo na po ang bahalang mag-refer sa kanila kung saan mang shelter yung nararapat yes, ano po. Okay. Yes, ma'am. Question so, po natin there... nasa option 'yan ng ano no, Judge, nabanggit nyo kanina, it's at the option of the victim. Kung yes. Sino ang gusto yes, niyang yes. Dapat tanggalin doon sa bahay. Kung gusto ba niyang manatili at tanggalin yung kanyang abuser o siya ang gustong umalis doon sa bahay. Yes. So it's at the option of the victim. Yes, oh. Yes. Kasi siyempre minsan yung iba namang babae, ayaw niya nang balikan yung lugar kung saan siya binugbog ng binugbog o di kaya pinura ng minura, no? So sa kanya, mas gusto niya, siya na lang yung aalis. Pero pwede niyang kunin yung gamit kasama na doon yung kotse. Nasa batas yun, ha? Kahit na sino pa man ang may-ari ng kotse, eh, kahit yung lalaki. Eh, syempre, ano yung lalo na pag mag-asawa, property nito pareha mo. So, absolute community, no? Kung kinasal sila no, under the family code. Yes. Na. Ngayon, Judge, yung issue dito, no, nag-issue kayo ng order, siguro nung panahon na bago mag-lockdown, ano yung mga challenges dun sa enforcement ng TPO? Maganda siguro pag-usapan din natin yan. Challenges? Oh my gosh, ang daming pasaway na mga lalaki respondent, ano? Meron akong isa na inisyuhan ko, di, kay issue ko lang. Oh, eh babalik daw siya sa probinsya. Kay issue ko lang yung araw na yon. Kinabukasan, tinuktok yung pintuan ng bahay nila, yung bahay ng misis, kahit na may protection order na. Tapos humihingi siya ng pamasahe sa misis niya. Oh, yun, challenges yun, ha? Pasaway. Oh, hindi sumusunod yung lalaki. Sabi niya, eh aalis ako eh, bigyan mo akong pera. O, di ba ang galing? O. Pero ang pinakamaganda nito, no, sinasabi ko lagi dun sa ating mga petitioner, yung mga babae, pag ganyan na meron na kayong nakuha ang protection order, punta agad kayo sa pinakamalapit na presinto, punta kayo sa pinakamalapit na barangay para nakatimbre na dun. Para anytime na makunin niyo yung cellphone number, tawag kayo dun, pupunta yan, pupuntahan ng polisyan tsaka ng barangay. Yes. Mm.
So, kasama rin kayo sa enforcement, Colonel Lalena, no? Kasama kayo sa enforcement. Kasama na rin po, mas maganda kasama na rin yung barangay officials. Opo, mas maigi po talaga may kasama ang barangay hindi pagka pumunta dun sa bahay. Dahil po may mga incident tayo na yung mga polis, minsan po, nababaliktad din dahil pagdating doon, lumalaban yung... Siyempre po, lumalaban yung lasing. Minsan pagkalasing po, lalaban yan, masasaktan. Siyempre, hindi mo maiiwasan na magkakaroon ng commotion. So, kailangan po talaga may any barangay official. Nabanggit yung lasing. Isang common defense din yan, Judge, na nakakapanakit lang naman daw kapag nakainom kasi alam mo na na naging nagkakamerong mga problema sa buhay at na napapainom ang lalaki halos araw-araw at dahil lasing nga naman daw kaya lamang nakakapanakit. Ito po ba ay depensa sa ilalim ng ating batas? Oo, kasi alam nyo, special penal law ito, special criminal ang 9262 yung ating anti-bawsi, ano? So, yung mga depensa na ganyan ay hindi tinatanggap ng korte. Ngayon, speaking of the scene, meron akong isang naging kaso dati, no? Ako ay isang piskalya sa Muntinlupa. Nasa fiscal's office ako noon, prosecutor ako. Inquest, ibig sabihin on the spot hinuli. Bakit? Kasi, isang gabi na dumating siya na lasing, ginising niya yung kanyang ka-live-in at pagkatapos noon, nagalit nung walang pagkain. Ang ginawa ng lalaki, kumuha ng itak, tinaga yung kanyang ka-live-in sa ulo. Buti na lang yung babae, nakailag, o di ang nalaglag ngayon eh, tenga. Nung in-inquest, ang sabi sa akin, tutuluyan ko po yan, piskal. Tutuluyan ko po yan, prosek. Fast forward, 1 month, kinasuhan ko, ang aking kinaso ay attempted murder in relation to 9262, no? Kasi nasa revised penal code dapat yung kung ano yung injury na nakuha and everything, no? So, ang taas ng penalty nun. Habang ako'y nag-iintay ng hearing, meron akong nakitang isang babae na maganda at isang lalaki na nakadilaw na sweet sa isang gilid. Mukat-mukat mo, maya-maya, lumapit sa akin yung babae, siya pala si Tenga, no? At nakikiusap sa akin, piskal, pwede bang... i-atras mo na lang yung kaso. Parang ako yung nag-fight. I-atras mo na lang yung kaso. Kasi kawawa naman siya. Oh. Kasi lasing lang siya. Aba, hindi dahilan ng lasing. Hindi talaga dahilan, no? Pero ang pinakamasakit na nangyari doon, after that arraignment and the pre-trial, there's a problem. Ba? Yan ang problema namin ni... Yan po. Yes. Oh, yung mga hinuhuli nila, dinadala sa amin. Yes po. Mga nawawala na yung... Alam na yun, masakit. Yes, pero ma'am. Lagi kong sinasabi sa mga pulis, sa ating mga kasama sa social work, mga social workers natin, huwag tayong mapagod, ha? Nakakapagod yes, talaga kasi, syempre, dala lang sila. Tapos sila lang sila. Pero sabi ko, huwag tayong mapagod. Kasi meron silang something, eh. Ah, mamaya din yung attorney star yung something-something na yun. Judge, ito kasi yung dati, well, sinasabi ko na dati nung unang panahon kasi, sinasabi nila pag may nakakakita, mga kapitbahay, ito na lang simpleng-simple na lang, mga kapitbahay na nakakakita, naririnig nila na merong pang-aabuso na rin. Ang mentality kasi ng mga tao, and I'm not sure no, kung totoo pa rin to, siguro the police, probably, and DSWD could confirm this. Kasi ang attitude ng mga tao, ay, ayaw namin makialam kasi usapang pamilya yan. Diba? Totoo pa rin po ba yan? And then sa batas ba natin, pwede bang tanggapin yun na, eh, hindi ako pwedeng makialam kasi hindi naman ako kapamilya ng mga yan eh. So, hindi ko papakialaman yan. Hindi na ako may involve. Okay. So, idugtong natin dun sa na-mention ni Attorney Star kanina na temporary protection order. Eto, alam nyo ba na ang mga babae, ha? Mga in denial yan eh. Ayaw niyang magpa-file. Hindi lahat. So, pwede mag-file tatay niyan, anak niyan, tiyo-tiya, social worker. At pwede rin mag-file yung mga nakakita. Yung mga nakakita doon sa insidente. So, ibig sabihin, hindi na ngayon yung wala akong pakialam, kebs, wapakels. Hindi pwedeng ganyan, ha? Yung mga attitude na ganyan, hindi na pwede. At saka sabi nga sa barangay, no?
ay, magkasundo na lang kayo. Yung mga protection order, magkasundo na lang kayo. Kasi di ba away mag-asawa lang yan. Ay, wag na wag yung gagawin yun. No? Ang away mag-asawa po, special na nga eh. Di ba, Chief Lalay? Yes po. Yes po, ma'am. Yes, ma'am. So, itong usapan na usapang pamilya, kasi isang maganda rin tanong, kasi sinabi na sino bang pwedeng masampahan? Pwede bang isama yung mga biyanan nakasama dun sa pang-abuso ng asawa? Di ba magandang tanong yan eh? Well, pwede ba pasukan under the Bausi Law? Sa ating batas, ano, pag halimbawa, ganito, I'll give you an example. Sabi nung lalaki, hindi ko na makataratan si misis. Alam ko na. Para makataratan siya. Nay, ikaw na lang ang rumatrat dyan sa misis ko. Oh, may mga ganon, ha? May proxy pa. Na, para sa akin. O, yun. May kaso rin, pati si nanay, pag ginawa niya yun. Nasa o, yan. Pwede pa lang, pwede silang kasuhan. Yes. Yeah. Nila, curious lang ako because I know that the DSWD plays a very important role in the investigation and the prosecution of violence against women. So, and the documentation, just, no? And documentation. Ma'am, ano po yung proseso natin dito? Pwede rin bang sa inyo dumiretso yung victim? Nangyayari din po ba yun? At anong nagiging role nyo doon sa buong process? Yeah. Actually, mas madaming pumupunta sa amin kesa pupunta sa police. Ay, ganun po. In my experience, bilang isang social worker na matagal, kasi galing sa LGU ko dati. So, alam ko kung ano ang ginagawa. Yung mga nangyayari is that yung mga babae, bata, dahil sa ayaw nila na may stigma, ang ginagawa is mauuna pupunta na lang sa social worker natin. So, ang nangyayari sa ating social worker, alam natin na hindi pwede na ma-amicable ang cases. So, sinasabihan natin na ito ang mga pwede nyong gawin. Still, we bilang isang social worker, isang pa ng ating mga social workers. So, dahil sila, ang mga misis o kaya yung mga women ay may decision, so sila pa rin yung pinapakinggan natin. So once na sinabi nila na pag linatag na ng social worker na ito yung ating pwede mong gawin, merong pwedeng mag-apply ka ng BPO or TPO o kaya PPO or anong gusto mo. So hanggat mag-desisyon yung babae, kung hindi, ayaw niya, hindi namin yun automatically, kung ayaw niya, hindi namin sinasabi yun sa ating mga kapulisan. So nangyayari, tinuturuan na lang namin sila, okay, kung ito mangyayari sa'yo, paano ka ngayon mag-escape? Sino ang pwede mong tawagan kung ikaw ay nasa panganib? Yun yung diferensya at na malaki din na nagiging problema ng ating social workers kasi pag nalaman ng mga perpetrators yung social worker ang kanyang makasama, usually yung mga social workers ang binabantaan. Pero alam natin na kailangan maging malakas ka. So ang ginagawa, pag sinabi ng babae na gusto niyang mag-file at kung gusto niya sa barangay muna, tinutulungan natin siya na pumunta ng barangay, sinasamahan siya. Kuminsan dahil may danger na nakikita, nagtatawag na kami ng pulis. Pero pinapaalam pa rin namin sa babae o kaya sa biktima. And then, pagka naman desidido na siya na mag-file for temporary protection order, sinasamahan natin sa ating mga kapulisan kasi dapat nga team siya. So usually sana, ang nangyayari is pagka nag-decide na yung babae, gumagana na yung referral system, which is a team, a one-stop shop sana, which is composed of the police, the social worker, and the medical team. However, we still have to ask the woman to decide if ito ang gusto niya. If she would just rather say na hindi muna, ang ituro na lang sa kanya is paano siya mag-escape, paano niya maiprotect ang sarili niya at mga anak niya.
Kaya it takes a lot of time sa mangyari yung bago yan magpa-file it. Siguro nga dahil sa cycle at ang tingin eh, ay hindi, magbabago pa rin yung asawa ko at sa dasal lang. So, ang hirap-hirap mong pilitin na sabihin na hindi yan magbabago, no? Kaya lang, wala kang magawa eh. Yan pa rin ang decision nila. So, kailangan, yun yung mga dilemma din ng ating mga workers sa baba, on the ground. Very interesting yung sinabi ni Ace, kasi marami talaga umaasa na biktima na magbabago yung kanilang abuser. So ito na po, nandito na ang ating mga experts who day in and day out, sila po ay they deal with these cases. So Ace, sabi niyo nga po, ang tanong natin, nagbabago ba? At least in most instances. Ang pattern po ba ay ito ay nagbabago po ba ang mga abuser? Meron po bang marami po ba yung instances na dati po siya abuser, biglang nagbabago? Sa experience namin, siguro 1 in 100. Sorry. Ganun ka konti. Ganun siya kaliit. I mean, it's really very hard na sabihin mo na magbago ang isang tao. It's because cycle yan. It's a cycle of violence, kagaya sinabi nyo. It's a really, it needs a lot of intervention to be able to help the family. But hindi naman po siya imposible. Meron naman talagang nagbago din. But very small yung number. Kaya po yun yung laging sinasabi namin sa mga ating mga kababaihan na pagka meron na kayong sintomas, lalo na pag boyfriend, girlfriend, ay hiwalayan muna. Minsan kasi po yung behavior talaga nagmamanifest yan kahit hindi pa kasal eh, bago pa rin kasal. Yes, yes. May mga red flags na. Yung control and yung pagko-control na lang, yan yung isa na dapat tignan. Kung sabi nga namin, o kung pinipilit kang wag magpagupit, symptoms na yan. Kaya wag ka na, o kaya wag ka mag-makeup. Naku, patay, girl, boyfriend mo pa lang yan. So, kaya lang, di mo talaga din maintindihan kasi love nga is blind daw. So, yun ang nangyayari. So, they reach to the point na, ikinasal ka na. Hindi mo naman masabi, sinabi ko, Kaya, mahirap, gusto mong mahirap sabihin, kasing... pero talagang kinakagat mo ang dila mo kasi mahirap kasi pong makonvince sila na love shouldn't hurt. You know, mahirap pag-convince sa mga tao. It shouldn't hurt. Na-mention nyo na po kanina yung cycle of abuse kasi baka rin hindi naiintindihan. Kaya rin, itong cycle of abuse kasi dapat naiintindihan din ng mga tao. Ano ba itong nangyayari? Kasi ito talaga walang tigil to. Nagsisimula yan sa... Opo, di ba? Walang tigil to until mag-decide yung victim actually na tigilan. Intentional talaga ang cutting ng cycle. Opo. So nagsisimula yan na sweet-sweet naman talaga eh. Mga I love you, yung mga ganyan, kumusta ka na, kumain ka na ba? Yan yung habang nagde-date, ano? Even during pag mag-asawa na. Pero pag eto na, nagsisimula nang magkaroon ng tension, nag-argue, nag-aaway na, no? Kung tungkol sa mga maliliit o malalaking bagay, doon na nagpo-progress na ito, no? So, yung tension build-up kasama dun sa cycle until mag-end siya doon sa yung actual battering stage or yung actual abuse stage. So, ito na yung either physical violence talaga, nagkakasugatan, nagkakasakitan, no? And then, meron kasi itong cycle na to, it affects din yung reporting nung domestic violence cases. Kasi nga, pag bumalik na ulit dun sa honeymoon stage, yung nag-abuse, nilalambing na naman yung victim niya. Sorry, hindi ko na uulitin. Nabigla lang ako, kaya lasing lang ako. So, yung babae naman magpapaamo. So, hindi na naman siya gagalaw. Hindi na naman. Kasi pwedeng yung interval between stages, minsan mahaba. Minsan naman, habang lumalala yung abuso, paigsi ng paigsi ngayon ang interval nitong stages na ito doon sa cycle of abuse. Now, ito yung interesting na datos na nakita natin. 80% ng victims, hindi iniiwanan yung mga abusers nila. Ito, madami tayong kwento. Ako rin may mga nahawakan na akong mga kaso before. Nakasama doon sa, matapos mo na silang payuhan, kung ano yung available legal remedy. Sometimes nga,
yung abogado, I'm sure ito makaka-relate, yung abogado, mga police, ano, so DSWD, we wear multiple hats kapag nag-a-advise tayo dun sa mga victims ng domestic violence. Kasi hindi ka lang legal advisor, halimbawa kami sa lawyers, hindi lang kami legal advisor kasi guidance counselor din kami, marriage counselor sometimes, kasi nga, madaming hatakan yung push and pull na pilitan or convincing para putulin mo to. You're in an abusive relationship bago pa siya mag-escalate. Yun lang desisyon na magpa-file ba ng kaso o hindi. Yan yung common. Kasi minsan, kagaya ng kwento ni Judge, di ba kanina, na-file mo na yung kaso, pero yung mga victim mismo, pag na-file na yung kaso, sila mismo ang magdi-desist. Wag na dahil. Yes. Di ba po? Mm. Yung pinaghirapan na nila Colonel Amparo na i-build up yung build case. Up. Correct. Correct. Build up, may kompleto pa sa medical legal, kompleto pati pa sa expert. Statements, oh, oh. Pati experts lahat, tapos biglang nais makipagbate. But siguro it takes time para magbago yung mindset ng mga victims. And ang nakakatakot doon, yun nga, katulad ng kwento ni Judge kanina, inantay pa niya na matagayong kanyang tenga. Pero even with that kind of violence, naisip pa rin niyang patawarin yung kanyang asawa. But there are instances naman na dahil nga sa paulit-ulit na cycle na sinasabi mo na yan, yung cycle of abuse, na dumarating na rin sa punto na psychologically talaga, mentally naapektuhan na rin yung babae at naging extreme na rin yung kanyang takot at galit dun sa kanyang asawa na meron tayong tinatawag na battered women syndrome. So, maraming napakalaki ng epekto ng battered women syndrome at natutuwa tayo na under Republic Act 9262 ay kinilala na itong battered women syndrome na ito. Dahil before the law was passed, before 2004, in fact, nung nasa law school pa ako na napakatagal na, meron akong hinawakan na tinulungan na kaso na kung saan napatay niya yung kanyang asawa, nataga niya yung kanyang asawa. Actually, Colonel Elaine, yung pong nakapatay ay police officer, female police officer po siya. So, pero binubugbog siya ng kanyang asawa. Yes. Matagal na po, marahabang panahon na siya binubugbog ng kanyang asawa. So, dahil alam niya na, nakikita niya na yung pattern, alam niya na kung kailan siya masasaktan. Halimbawa, yes, pag nakita niyang umiinom na yung lalaki, alam niya na po, masasaktan na siya. Ito. Pag nakita niyang umiinit na yung ulo ng lalaki, masasaktan na naman ako nito. So, merong isang pagkakataon na lasing yung lalaki, nagsimula nang uminit ang ulo, sa takot niya, merong parang nag-flip na switch, nandilim yung paningin niya. Ang tawag natin sa Tagalog yung nandilim yung paningin. At may nakita siyang malapit na itak at nataga niya yung kanyang asawa. And unfortunately, this was sometime in the 1990s. So siya po ay na-convict with parricide. And in fact, when I met her and interviewed her, naka-detain siya, nakakulong po siya sa correctional institute. And at that time, napaka-novel na theory pa lang yung battered women syndrome. Wala pa po yun sa batas natin. So hindi pa kinikilala. Sinubukan po natin siyang tulungan, but that kind of syndrome ay hindi pa recognized. So with the Republic Act 9262, sinasabi po expressly ng batas na kapag ang babae po ay suffering from battered women syndrome, and I don't know if any of our panelists had experienced this already, kapag the victim is suffering from battered women syndrome at nasaktan o napatay niya yung kanyang abuser, ito po ay kinikilalang depensa sa ilalim ng batas. So hindi kinakailangan na kompleto yung elemento ng self-defense, kasi hindi ba yung self-defense, mahirap i-prove yan as a justifying circumstance. But in the case of battered woman syndrome, halimbawa, kahit na walang armas yung lalaki, dahil kung minsan yung biktima, kamay pa lang ng lalaki. Ang tingin na nila sa body parts ng lalaki, armas. Dahil alam nila na ginagapit sa pananakit. So, even if walang sufficient provocation, o kaya naman, wala pang unlawful aggression, tumataas pa lang yung boses, pero dahil biktima siya na may battered woman syndrome, ito ay magiging depensa kung sakasakaling masaktan o mapatay niya yung lalaki. Meron na po bang nangyayari na sa ganito na totoong kaso? Yeah, sa amin. Actually, sa isang case namin, ganun. Buntis yung asawa, pero talagang for longest time, sinasabi namin na hindi na yung magbabago. Wala pa rin as usual. So, hanggat buntis ulit siya,
laging paglasing siya, laging asawa nabubugbog talaga. So one time nalasing siya, dumating siya, binugbog yung asawa, buntis pa. Nung natulog yung asawa, nandilim talaga din ang paningin niya. At nakita niya yung taga, at taga talagang na-hit niya yung asawa niya sa likod kasi natulog ni. So, nung nangyari yun, nung naging case siya, in the end, inabswelto yung babae ng judge. So, yun yung isa na, at least naging proof sa amin na talagang pwedeng mangyari na na magiging defense ng isang victim ang Butterworth syndrome. Marami pong nagtatanong nga kasi kung makukulong daw ba yung biktima ng abuse kung napatay niya yung kanyang abuse. Siguro si judge siya. I have an answer to that, ano? When I was still a prosecutor, I have an inquest case. Kumbaga, on the spot siyang nahuli immediately after the offense. Bale, she is the wife of the abuser. She's pregnant. Buntis siya, no? And apparently, yung kanyang mister, lagi siyang inuupakan. And since buntis siya, ang fear niya, pag sinaktan siya, baka malaglag yung bata. So, at the time na umiinit na naman yung ulo ni sir, ni mister, she got a knife, stabbed, only once, no? Sa may abdominal area. Unfortunately, the husband died. No? Dinala yung babae sa prosecutor's office ng Muntinlupa for inquest proceedings. Dahil titingnan kung pwede ba o hindi pwede siyang sampahan. So I asked my seniors, may battered women syndrome. It's a defense, no? But my seniors told me, Lisa, remember, prosecutor's office pa lang tayo. Ha? Yan, depensa yan sa trial. So I have no choice as a prosecutor but to file a case for parricide dahil kasal sila. Now, eventually it reached the court, pero, dahil naaawa yung pamilya, yung mga in-laws, syempre may apo sila, hindi na rin na-pursue yung kaso. Pero yung sabi ni Asik Joyce, kung halimbawa, no, hindi nawala, hindi umatras yung pamilya ng lalaki, it's a valid defense. Because, you know, battered women syndrome is under RA 9262. At yan, makikita naman yan eh. As long as there's also an expert who would validate that indeed the woman is having that kind of BWS. Yeah. Just as yung support ko na binibigay ng DSWD, kasama po yung pag-provide ng expert para po... Pwede. Yes, ma'am. Isa po sa ating assistance is legal at saka expert opinion yung mga ating psychiatrists. Meron naman tayong mga retainers na ay psychiatrists at saka lawyers po, ma'am. Question ito doon sa detal, madalas pumunta doon sa DSWD sa police. May question dito eh. Meron po bang suking abuser? Yung pabalik-balik? Recidivist kumbaga. Meron ba itong lagi na lang siya? Yeah, meron. Meron talaga. Maraming suki. Opo. Marami pong ganyan, yes. Hanggang hindi sila ma-empower talaga to realize that sila ang, in the end, sila pa rin ang nasasaktan. Kailangan pa rin silang asikasuhin at iintindihin. Hanggang sa point na sila na ang magsasabing, sige, ayoko na talaga. Papile na ako ng case. Kung minsan nga, half-baked na lang pagka natapos na lahat, mamaya, yun ang karamihan. Siguro, but mga nung dati, mga 70% to 80%, ganun ang nangyayari. But ngayon, I think medyo lumalakas ang ating mga kababaihan dahil siguro sa nakikita nila na marami namang sumusuporta sa kanila. Marami ng medyo, support system. Yes, dahil sa support system, tsaka naiintindihan nila na hindi nila kasalanan kung bakit sila nabubugbog.
kasalanan ng perpetrator ito ay medyo kumokonte yung percentage ng nagba-back out pagka nag-report na siya. Pero still very slow talaga. Yung culture of silence is still high in many places talaga. Mm-hmm. Yes, meron ng tanong COVID, na pumasok. Oh. Sige, ma'am. Yeah, ngayong COVID, dahil meron kami ngayong mga social workers na United Social Workers, sila yung aming mga partners, mga kasama din namin para matulungan kasi nga medyo busy ang department ngayon dahil sa SAP, alam nyo naman. So, ang referral na ginagawa namin is to automatically refer it to them. Ang sinasabi ng aking mga colleagues is, dito sa NCR lang, for this duration, meron na silang 200 cases na nalista o kaya na counsel at hanggat yung, pero kukunti pa rin talaga yung gustong mag-file. So, yun yung problema natin. And nationwide, lumalabas na average is 50 per day sa region, yung mga ating mga regional offices. Marami pa rin po yun, ano? Kahit oo, 50 per yet day. Yun, malaki to. Kaya nga sabi ko sa mga kasamahan ko dito, naku patay, baka ito na yung third wave. Pagkatapos kaya yun yung third wave pagkatapos ng COVID. Ito yung third wave. Oh, siguro kasi malaki ang kung itong number na to, ito na yung mga may lakas loob. Usually naman, last resort ang ginagawa ng mga kababaihan na lalapit na sa tao, kaya lalapit sa opisina. Alam mo na this is already their Malamang hindi sila lumalapit sa unang instance of violence pa lamang. Malamang nagtiis na ng mahabang panahon yan. Isa kasi dun sa trait natin yan, sikolohiyang Pilipino yan, isa dun sa trait ng mga Pilipino, pagiging matiisin. Oo. I have a question. Oo. May tanong lang na pumasok, Renz, kay ano, kay Colonel Amparo. Actually, tanong po, ma'am, especially itong lockdown, para doon sa mga desidido na magsampa ng kaso laban sa kanilang abuser, totoo po ba na bago sila pumunta sa polis, dapat mayroon ng medical legal o requirement po ba ito para sila ay magdulog ng complaint sa polisya? Hello po. Yes po. Kadalasan po talagang yan ang isa sa mga requirements po kasi yung medical ng mga victims. Mm-hmm. Pero paano po kung psychological yun? Naman? Kasi depende rin naman po kung anong kaso. Kung hindi naman siya physical, kung tulad yung psychological abuse at ano, hindi na siguro kailangan ng ano no, ng medical. Mm-hmm. Pero kasi marami pong tao ngayon ang takot pumunta sa ospital. Dahil nga po parang iniisip, pupunta ako para magpa-medical legal, lalo na kung sa mga public hospitals kung saan medical services are allowed, baka mahawa. So ano pong ginagawa natin dito, ma'am? Ma'am, i-refer po natin dito sa crime laboratory po natin. Pwede naman. Sa krami, ano? Opo. Oo. Hindi na kailangan pumunta sa hospital. Correct. Opo, ma'am. Yes, ma'am. Salamat. Siguro magandang tingnan natin din kung bakit ba, kasi di ba nakita natin yung statistics natin na 80% hindi umaalis at marami tayong kwento dito kung bakit, no? May mga rason dito kung bakit hindi nila maiwan-iwan yung kanilang mga partners, no? Itong bawat isa dito may mga kwento. Pwedeng isa or kombinasyon ito ng maraming factors kung bakit ayaw nilang umalis, no? At marami rin kaso magpapatotoo dito sa mga istorya na to. Unang-una, kalimitan sa rason kasi dahil dun sa mga anak. Dahil may mga anak, nag-hesitate yung mga nanay, no? Na umalis, no? Lalo na kung kaakibat nito, wala rin silang, ano, kulang sila sa pera. O kaya resources, yun, walang trabaho, no? Especially yung mga home-based mothers, no? Kaya minsan hindi talaga sila, or madalas, no? Hindi makaalis kasi laging inisip nila, paano ko bubuhayin yung mga anak ko? Paano sila mag-aaral?
mga ganyan, no? Pero napakita na natin kanina, no, earlier lang, no, na napakita natin na staying in that abusive relationship or that violent environment could actually do more harm dun sa mga bata kaysa kung umalis sila or tanggalin nila yung mga bata nun, bata dun sa mga ganong environment. Isa pa is, nandun yung cultural at saka religious factors. Ito na pinag-usapan na natin kanina. Minsan, pressure ng family, ano? O kaya, yung spiritual, sabihin, makukuha sa dasal, ipagdasal na lang natin na magbabago siya o titigil na siya. At yung sa culture naman natin, di ba nandun pa rin yung malaking pressure na kailangan buo ang pamilya. Meron ding naiisip pa rin ng mga tao na hindi maganda na broken family ka, no? Ganon. Meron din yung matinding takot kasi nga ang iniisip din ng mga babae, paano kung balikan ako nito? Di ba tinatreaten siya, binabantaan siya, paano kahit makaalis ako kung mahanap niya ako? And gawan niya ako ng mas matinding harm, ano? At yung isa dun sa isa pang rason is, kasi na iniisip na nga niya, normal na ito eh. Ito na talaga eh, normal lang to. Minsan, dahil sa paulit-ulit o sa mahabang panahon na biktima siya ng abuso, naniniwala na siya, nakasalanan niya kung bakit siya naabuso. At yung isa, na ito talaga yung madalas, at ito yung napag-usapan na nabanggit na natin kanina, yung love, kasi nga, mahal niya eh, ayaw niyang iwanan. Siguro ito si Judge, may mga kwento ka, no, nung mga actual case. Eh, dami kong baon, grabe. So, one time, no, nagpasok ng piyansa yung aking criminal clerk in charge. As ano siya talaga, hindi siya mapakali. Sabi ko, anong problema? Bakit, ano ba to? Eh, bouncy to eh. O, eh, anong problema? Judge, kasi papiansahan niya eh. Sabi ko, ano ba problema kung papiansa? Kasi judge eh, yung babae na nagpapiansa, yan yung binugbog nung nakakotong eh. Siya yung mismo yung magpapiansa, yung misis ang magpapiansa. And I have to talk to the wife. No? Kinausap ko. Sabi ko dun sa babae, dun sa misis, sigurado po ba kayo na kayo mismo ang magpapiansa? Ano po, Judge? Kasi po, nabigla lang naman po siya nung sinapak niya. Alam ko naman pong mahal na mahal niya ako eh. Nagsisisi na nga ako siya kasi dinalaw ko siya. Sige niya, ganun. O eh, pipigilan mo ba yun? Eh, piansa yun, right of the accused yun, right to bail. O, pero anong kailangan gawin nun, no? Ang ginawa ko, pinatakbo ko yung staff ko sa PAW. Pa-file ka muna ng petition for protection order. Sige, o di kaya pag ano sa arraignment, isabay na natin to. Mag-i-issue na ako ng temporary protection order. Kaso ang problema, no, nag-issue naman ako, aba yung babae pa yung, uwi ka na. O ano, mahal niya daw eh. O eh, paano nga? Si Asik Joyce, o, yung marami mga ganyan si Asik Joyce sa mga alaga. Sigurado ako sila Asik, maraming kwento din ganyan. Okay. Meron pa actually pahabol na question, Renz. Alam ko that we're running out of time. But another question but that perhaps I think si Judge yung appropriate din na makasagot. Itong nagtatanong po sa atin, kasi ang sabi niya, nakatira daw po sila dun sa family ng lalaki. Apparently, dun sa family ng abuser. So, sigurado daw po siya napapanigan ng mga kaanak yung lalaki. At nangangamba siya na walang magtitestigo para sa kanya. So, ibig sabihin, siya lang ang magiging testigo para sa sarili niya. E paano kung lahat ng mga tao dun sa bahay nila, yung mga kamag-anak ng lalaki, ay tumistigo pabor dun sa lalaki? Ito po ba yung magiging problema para sa kaso niya kung siya lamang ang testigo dahil karamihan nga po, nangyayari ito, wala namang ibang witnesses kundi people who are close to them. Yes. Alam niyo naman sa ating mga Pilipino, di ba? Pag titira ka sa bahay ng bienan mo, so, ang mangyayari, ikaw makikisama dyan. So, parang you against everybody. Pero yung point dito is, hindi ito padamihan ng testigo. Yes. Yung credibility ng testigo, ang itetest, ay nasa husgato na. Ngayon, kung ang demanda mo ay physical, okay. So, lalabas yan dun sa mga posible na pananakit sa katawan mo, no? Mga galos. O, pag economic, o lalabas yan sa hindi pagbibigay ng tamang suporta. O, pag psychological, lalabas yan ano yung epekto sa'yo. E, pag ikaw ba naman? Ha? Ikaw ay verbally abused. Wala ka nang ginawa kundi umiyak ng umiyak.
at yung mga mata mo nagpa-pop out na yan. Pag pumunta ka sa atin sa DSWD at saka sa atin sa police, no? Ang Women and Children Protection Desk, ibang klase yung mga yan, no? I-describe, may mga ano yung mga yan, may mga description pa. O bakit ganyan na yung mata mo? They were already specially trained for that, no? At pagdating naman sa sexual violence, of course, ibang usapin yan, ano? Pwede ka mag medical legal din. So, it doesn't mean na porque titestigo sila laban sa'yo, sasabihin yan, hindi, may grudge lang yan sa amin eh. Kasi masama ugali talaga yan. Hindi naman. Wala naman. Then, it always redounds to the credibility of the witness. And the witness is the victim. Very Judge, may tanong yan dahil nga, ACQ tayo, no? Paano kung umalis na yung abuser doon sa bahay? Pero ngayon, ang ginagawa naman niya ngayon, wini-withhold niya ngayon yung support. Halimbawa, pambayad ng renta ng bahay. At sinasabi niya, since hindi na ako nakatira dyan, bakit pa ako magbibigay sa'yo ng pang-renta? Ngayon yung asawa at saka yung mga anak doon sa bahay, ano? Oo, syempre. Ang kagandahan naman, ano, well, the president gave his word na hindi ka pwedeng basta-basta paalisin sa bahay kung ECQ, kung hindi ka makakapagbayad. And even the owners of the house naman are all right, for now. Pero ang tanong, pag na-lift yung ECQ na yan at naningil, paano na nga? Okay, so, sa akin, ang advice ko, if ever, no? Ngayon pa lang, mag-file na sila sa court, temporary protection order for economic violence. Kasi ang court, pwede mag-utos yan dun sa respondent, dun sa lalaki, na magbigay ka ng suporta. Kasama yan dun sa pwede mong hilingin sa korte. At pwede ibigay yan ng ano. Lalo na, ito, tip pa, kasi minsan hindi ginagawa ng petitioner to eh. Ha? Hindi nilalagay agad ng petitioner, kaya marami nalalaglag sa akin dito eh, kung ano yung immediate na pangangailangan nila, pagkain, kuryente, renta sa bahay. Walang ganon sa temporary protection order petition. Walang ganon. Kaya tuloy, mag-i-hearing ka pa. Eh kung iyan, nilagay mo na agad. Hindi lang yung basta, kailangan namin 500,000. Eh, teka muna. Alaka naman ng 500,000. Teka muna, hinay-hinay naman tayo. Pero yan, pag-justified mo na, itemized mo na. Tapos meron kang attached receipts. O, eto talaga, judge yung mga kailangan namin every month. Hindi ako mangingimi na magbigay ng support inside, inclusive in the protection order. Ayun naman pala. So, dapat pala ilagay na kasi para hindi na pa isa-isa. Para kompleto na. That has been a very, very comprehensive discussion, Renz. Kulang tayo sa oras. Unfortunately, kulang sa oras ang topic na ito and napakaganda pa rin ng discussion and the personal experiences of our speakers are very helpful. Siguro at this point in the discussion, yun nga, napakaganda na meron tayong listahan ng mga contact details at mga numbers. Sabi nga ni Colonel Amparo kanina, itong 177 is not operational na ngayon, but they can call itong landline numbers. Actually, connect natin yung mga numbers kung nag-work sa kahapon. So that's why we have to make an adjustment sa mga contact information. So yung nakalagay dito, especially yung mga email addresses, updated na to, no? Meron lang caveat sa atin yata yung PNP na in the meantime, baka hindi masyadong accessible yung kanilang landline. So yung cellphone number yung gamitin. And then of course, yung email addresses. Meron dito... PNP, meron dun sa Women and Children Protection Units, meron tayo dyan. Meron din pala ang NBI, ano, na Bausi Desk. And then of course, yung DSWD natin. Marami silang numbers na pwedeng tawagan. And then for referral services, yung Interagency Council on Violence Against Women and Their Children, merong mga landline and then meron din email addresses. And then, importante dahil baka nga marami hindi nakakaalam na yung barangay ay pwede mag-issue ng protection order, dapat alam din nila yung mga numbers at contact information ng barangay na nakakasakop sa kanila. No? So, meron directory ang DILG
ng lahat ng mga barangay officials sa buong Pilipinas. At I think in coming up with the yung parang safety plan or escape plan, siguro maganda rin na yung mga victims, no? Meron silang number nung mga trusted friend, relative that they could easily access, no? Plus yung number ng police and barangay officials and DSWD para just in case nag-decide na sila, no? Na aalis, at least aalis muna, no? Or magpa-file ng kaso, alam ni nila kung sino yung tatawagan nila for support. Meron ding, mabanggit ko rin sa dagdag natin dito, meron ding online portal na binuksan ng Commission on Human Rights. Ang online portal na yan ay www.gbvcovid.report/. So they can access that online portal, but I suppose they can just go to the primary website of the CHR at may link din doon para doon sa online portal. So, maaari din kasing nalilito lamang sila, hindi pa sila decidido kung anong course of action na gagawin nila. We want to assure the victims na kapag tumawag naman kayo sa mga numbers na to, hindi naman kayo prasado na mag-take na kagad ng legal action. But you can just be given counsel, especially ng ating mga social workers, kung ano yung mga options ninyo. At balita ko from Attorney Twyla Rubin ng CHR, ganun din ang ginagawa nila. So they refer the victims to social workers as well as volunteer lawyers kung kinakailangan. So if they have any questions regarding their options or regarding what they need to do during the lockdown and even beyond, they can get in touch with these numbers and with the CHR online portal. And also, of course, if they need our help, if they need lawyers, they can, of course, get in touch with Divina Law. Pwede pa ba tayo magpahabol ng isa lang tanong? Meron lang pumasok na. Sige. Kasi maganda rin yung tanong. Pwede ko daw pa maging plead ng female third party as a respondent or accused who actively participated in the physical or economic abuse. I suppose ang context nitong tanong na to, kung meron bang mistress ba? Mistress na siya yung nagsasabi na huwag magbigay ng suporta doon sa asawa at mga anak, I suppose. Pwede ba daw siyang ma-implead as co-accused o respondent? Oy, marami sa court yan, ha? Marami sa court yan. Pero ito, ha? Ito lang, ha? Tingnan niyo yung example ko doon sa mag-ina versus doon sa babae. Kaya na pwedeng i-implead si mother doon kasi she played a role. She played a part, no? So, ang importante doon is nagkuntsabahan ba yung dalawa na yan para gawin yung acts of violence, no? Pero kung halimbawa, mistress siya, okay? Ibang kaso yan, no? Ibang kaso yan, no? Pero ito ha, talaga to, may alam niyo naman ang ating revised penal code, no? Yung mga contributions niya, ang hirap i-prove niya, no? Pwedeng isabit yung mistress dyan, no? Pero sa Bausi kasi, psychological violence, hindi kasali dyan yung mistress. Hindi kasali dyan, no? Pag marital infidelity, which caused the woman to be psychologically harmed. Ayan, pwede yan. Sa mister na. Wala pa tayong jurisprudence na wala pa. Sobrang okay. Sobrang madaming pwede pang i-discuss, ano, hindi pa nga natin masyadong napagtuunan yung aspeto ng mga bata kasi naka-focus tayo dito dun sa violence against women. Incidentally, very timely din tong topic natin dahil sa Sunday pala ay Mother's Day. So, magandang topic ito na talakay natin ngayon, ano, dahil I'm sure maraming mga interesado. And meron pala tayong mga audience also, not just from Luzon, but also from Visayas and Mindanao. So, shout out po dun sa mga nagsumama sa diskusyon natin, sa talakayan natin. Mayroon din nag-participate from Qatar. Ay, oo. Nakita natin sa ating listahan of participants from Qatar. Kasi global issue nga po to. Kahit saan ka kasi nandun, wala siyang pinipili. At dahil halos buong mundo ay naka-lockdown, wala kang choice kasi kasama mo talaga yung abuser mo 24/7. So, ano talaga ito, napapanahon. At importanteng maging aware ano ang mga tao kung ano ang po pwedeng gawin. Siguro, Dance, we ask parting words from our speakers. Baka may nakalimutan tayong itanong if they have additional tips or meron silang payo
sa kung sino man sa mga nakikinig sa atin na maaaring victims of abuse, siguro we start with Colonel Lalay Amparo. Yes, good afternoon, Rep. Sa mga victims ng RA 9262 or domestic violence, maging ano tayo sa ano natin, sa buhay natin, pahalagahan lang natin. Like yung mga sinabi nila, Judge, na paulit-ulit na mga naaabuso, huwag na natin hintayin yung dumating yung point na maging ano tayo, battered wife syndrome, battered woman syndrome na tayo. So, andito lang ang PNP para tumulong. Anytime po, pwede kaming mag-assist kung gusto nila mag humingi lang ng mga advices muna o pwede naman po silang tumawag muna. Ito po sa amin sa CADG po, WCCU under CADG po. At pwede rin po sila sa Women's and Children kay ng WCPC po ng yung isa pong number na nakapost dito, pwede rin po silang tumawag dyan. Maraming salamat, Colonel, for your time. Yes po. Welcome po, ma'am. Thank you po. Asek Joyce, meron po ba kayong mensahe o practical tips para sa ating mga audience? Salamat po. Thank you very much to our organizers sa pag-organize nito. At ang talakayan nito, I think, is very timely. Inform ko lang po na my joint solidarity statement and on gender, DILG, DSWD, ating Commission on Human Rights, Population on Commission. Meron po silang sinabi dito lahat na tayo, sila ay nagkaisa na dapat lang na lahat ng kahit po tayo ay nasa COVID ngayon at naka-lockdown o kaya dahil sa ECQ o kaya GCQ, kailangan pa rin tayo maging vigilant sa ating mga nangyayari sa ating kapaligiran, lalo na po sa ating mga neighbors na nakakarinig kung ano man ang nangyayari sa isang bahay. Sana po ay huwag niyong isipin na ito ay problema ng pamilya o kaya ito po, hindi po, sana po itignan natin na ito po ay problema nating lahat. Kung pwede niyo pong tawagan ang kapulisan o kaya barangay, kaya ang ating mga social welfare office numbers, local man o national, at ang kanila ding yun po yung kanilang anawagan, yung ating joint yun po laman ng ating joint statement. Isa pa po dito ay dapat po na magresponde ang mga lahat ng dapat assigned, ating mga law enforcers, sila po ay ready to respond. Dapat po na ganun din po yung ating mga nasa barangay, kahit na po sila ay busy sa pag-distribute ng SAP. Alam natin na doon nagka-concentrate ngayon. Kailangan pa rin na may isang unit na ito po ay kanilang ire-responde pagka may humingi po ng tulong. Yung ating mga survivors naman ay sana huwag kayong wala ng pag-asa. Kailangan po nating maging malakas. Kailangan pong mahalin natin ang sarili natin para sa ganun ay maganda ang pagmamahal na maibigay natin sa ating mga anak at mga tao na nasa paligid natin. Ang sinasabi po din dito ay sana po ay yung ating referral system at yung ating mga kasama, colleagues, lahat po ng ahensya, lahat po kagaya po ninyo, yung ating mga sa law office, ating mga lawyers, mga judges, sa DOJ, sana po ay magkaisa tayo para sa ganun po ay matulungan natin itong mga kapatid natin na mga babae na nanangailangan ng tulong. Kaya importante po na i-maintain natin yung mechanism, yung referral system natin lahat. At kahit na sinasabi nila na
stay at home para hindi tayo ma-COVID kung kailangan po tayong umalis para lang mailigtas ang ating buhay ay gawin po natin. Nandito po ang inyong mga kapatid at alam natin na yung mga social workers natin, ang DSWD ay nakahanda na tumulong. Basta ipaalam niyo po lang sa amin. Yung mga neighbors dyan ng mga nabibiktima, sana po ay matauhan naman tayo at ito po ay problema ng bayan, hindi lang po problema ng isang pamilya. Parang COVID na rin po ito. Pag hindi natin ito nahinto, ang susunod pong henerasyon ang nakataya. Ang mga anak ninyo na nabugbog, ang mga asawa o kaya mga magiging anak ng mga batang ito na nabubugbog o kaya mga babae na nakakakita o mga batang nakakakita ng abuso ay may malaking tsansa na sila din ay magiging abuser sa susunod na panahon. Kaya pwede pong ang panawagan namin dito sa DSWD, pigilan po natin ito, tayo po ay magsumbong at meron pong protection ng manggagaling social welfare at lahat po ng departamento at mga kagaya po ng ating mga NGOs, kagaya po ng Divina Law Office will be of help to us. Yan po at maraming salamat at sa ating mga nag-organize nitong forum nito. Maraming salamat po sa inyo. Thank you din, ma'am, for joining us. Napakaganda. God bless you. God bless you po. And Judge, of course, last but not least, Judge Lisa Sarmiento, who's very rich experience, really provided a lot of information to our participants. Judge, final words? Sa ating po mga kalalakihan, tandaan po natin, ang mga babae po, minamahal, hindi sinasaktan. At sa atin naman pong mga kababaihan, huwag po namang laging puso. Gamitin nyo rin naman po yung utak natin. Ano po, ang ating pangyayon ay talakal. Hindi po tayo pag, hindi tayo pwedeng basta-basta gamitin. Tayo po, we were created, no? Equally with men. So dapat po, alagaan po natin ang ating sarili. Katawan, puso, at isipan. At sa ating pong lahat, the court may be physically closed, but we are virtually open. All you have to do is to visit our Supreme Court website in order to get in touch with the respective jurisdiction of the court. And with that, maraming salamat po, Divina Law, for inviting me to be part of the panelists. Attorney Rems and Attorney Star, thank you po. Thank you po, Judge. Thank salamat you so much. Po sa inyo. Sa atin naman, no, sa parte naman po ng Divina Law, yung ating public service, kung meron po tayong kahit isa man lang doon sa audience natin na nabigyan natin ng pag-asa at kaliwanagan na may na hindi pa hopeless ang situation, na maraming available na support, siguro po ay nagawa na natin yung parte natin, ano. At nagpapasalamat po kami ng marami doon sa mga naimbitahan nating panauhin na tumulong makipagtalakayan sa atin ngayong hapon, at malaking bagay po ito para dun sa kapakanan ng ating mga kababayan, ano, na especially na nakakulong ngayon dun sa mga bahay nila na hindi makalabas at possibly victims ng domestic violence. Lalahanin din po natin na karapatan nating mga kababaihan at pati na rin ang ating mga anak na labanan ang pang-aabuso. So hindi po natin, wala pong tao na dapat mag-suffer from abuse. So ang batas po ay pinaprotektahan at pinangangalagaan ng karapatan na yan, at tayo po ay merong legal remedy sa ilalim ng ating batas. I'd like to, Renz, at this point, I'd like to thank also, of course, our managing partner, Nilo Divina, because kagaya nga ng sabi natin, itong topic na ito ay hindi one of the usual topics that we deal with in the law firm. But lingid sa kaalaman ng madami, actually, women's rights, the fight for women and children's rights are part of the advocacies of Divina Law. And we also handle many family law-related cases, including cases of domestic violence. So, alam po natin ang salot na dinudulot nito sa lipunan at sa buhay na rin po ng ating mga kababaihan at mga bata.
Kaya advance happy Mother's Day to all the mothers out there. It will be Mother's Day next weekend. And I hope that this has been helpful to everyone who participated. Kung kayo po ay meron pong katanungan na hindi naihabol sa ating mga guests, pwede pa rin po ninyong ipadala sa amin. Pwede nyo pa rin po kami i-email din sa cabdo@divinalaw.com. At sasagutin po namin lahat ng matatanggap namin na tanong. So no concern, no question is too unimportant. Sasagutin po natin lahat yan. And sana samahan nyo kaming muli sa susunod naming online chat, and we will announce the details perhaps in the coming days. Thank you so much to everyone. Maraming salamat at good afternoon po. Good afternoon, everyone. Salamat, salamat. Thank you. Good afternoon. Thank you.